Andy, huwag ka na pumasok. Andy, pasensya na. Alam mo na yan. Kikiusap ako. Kapatid ko to. Gusto ko na sa tabi. Ate! Sir, pasensya na po talaga. Dito ka, dito ka. One, two, three! Prepare the EPI, cardiac monitoring, put it on standby. Prepare the defib. Nandito na kami sa ER. A charge 200. Dear Papa, salamat sa pag-alaga mo sa akin. Kahit may work ka, palagi mo ako check. Sayang, nagkasakit ako. Gusto pa sana kita payamanin eh. Sorry, Papa. Disappointed ka sa akin. Alam ko, panahon ko na. Mababawasan ang stress mo. Sabi, anak ang maglilibing sa magulang. Huwag mo akong libing pa. Gusto ko cremate. Papapasensya ka na. Huwag ka iyak. Salamat. Mahal ko ikaw pa. Leading. Time of death, 4:17 p.m. Pa, uwi na ako ng Quezon para magpagamot. Bakit eh? Nandito, doktor niyo. Kung ganun lang din yung mangyayari sa akin, kagaya kay Diding, gusto ko mas makasama ko yung pamilya ko pa. Kung sabihin yan, magpapagamot ka, laban lang. Laban lang? Pa, kaya niyo ba talagang sabihin lahat ngayon yan? Tingin niyo ba pag sinabi niyo yun, magbababago? Bakit naglalaro na tayo ng Diyos? Ano sasabihin niyo? Bakit hindi ho ba totoo? Bakit namatay si Mama? At namatay si Ate? Parehas kami ni Kuya na may sakit. Sino susunod si Ate Amy, si Ate Arlene?
Bunso, tama na yan. Ano pong kasalanan natin sa kanya? Bakit sa atin nangyayari ito? Sa lahat ng mga tao dito, ikaw ang walang karapatang magsalita ng ganyan. Naiintindihan mo? Binigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon! Pagkatapos yan lang ang maririnig ko sa'yo! Sana ako nalang yung namatay! Auntie! Ano sa sasabihin yan? Sana ako nalang! Auntie! Sana si Ate Didig nalang yung binigyan ng pagkakataon para mabuhay! So, hindi lang kapamilya ang pakiramdam kong kinuha sa akin ng chronic kidney disease. Gumawa na kami ng GoFundMe para sa treatment niyo ni Nonoy. Trusted naman yung site dito sa US and around the world. So, sinabihan ko na rin yung mga kasamahan kong nurse mag-donate. Stacy at saka Andy, sasabihan ko rin yung mga dentist friends ko, ha? Salamat sa inyong dalawa, ha? Pasensya na talaga kayo, nakakahiya. Naalala ko tuloy. Dati, sabay-sabay lang tayo nang harap. Pero ngayon, kayo, natupad yun na. Naging nurse ka rin, Andy. Natupad natin lahat mga pangarap natin. Naging nurse nga ako, pero hindi ko naman practice ng totoo. Reliever lang ako. Walang gustong mag-hire sa akin dahil nga dito sa sakit ko. Gabing-gabi na. Gising ka pa. Dapat nagpapahinga ka na eh. Matutuwa na rin ako pa. Sorry pa. Pasensya na. Gusto ko humingi ng dispensa sa mga nasabi ko. Sana po kasi sing Tibet at tagnyo ako. Baka akala mo, nasa tuwing magsasabi akong magtiwala lang tayo. Laban lang. Sa tingin mo, madali sa akin yun. Nung mamatay ang mama mo, pagkatapos sumunod si Diding, pakiramdam ko, namamatay na rin ako. Hindi ako makabangon. Hirap na hirap ako kasi parang ang dami kong saksak sa dibdib. Pero pinilit ko yung sarili ko. Para sa'yo, Nonoy, para sa ate mo. Para sa inyong mga magkakapatid. Kahit ngayon, walagi masikip ang dibdib ko kasi natatakot ako. Baka bukas, wala ka na. Sa mga kalawa, wala na si Nonoy. So, hindi tayo magkaiba. Kaya kong bumangon. Kaya mo din. Minsan kasi pa, naiisip ko, paano kaya kung hindi ako nagkasakit? Siguro, nasa ibang masandre na ako katulad ni Stacy. O kaya katulad ni Tony na may sariling clinic. Kung alam ko lang na mangyayari sa akin to. Sana nung una pa lang, buong-buong niyakap ko na yung bukasyon ko. Hindi yung natutunan ko pala siyang mahalin kung kailan di ko na siya pwedeng gawin. Ayoko mawala ng purpose pa. Ayoko na buong buhay ko lang nilalabanan itong sakit na to.
Naalala ko yung sabi sa akin dati ni Mama. Gusto niya akong makita ang tumutulong sa iba. Yung di na gusto ko. Yun pa rin ang gusto ko. Lalakas ka pa. Kakayanin mo pang bumalik. Tiwala lang, Pa. Kahit ilang beses na yung talo. Oo, yan ang kailangan nating panghawakan. Kahit na lahat na nakaharap sa atin, nagbibigay sa atin ng dahilan para bumigay na. Wala na tayong dahilang nakikita. Kailangan natin pa rin panghawakan yung pananalig na yan. Para tuloy pa rin tayong lumalaban. Hindi ako bibitiw.